Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Papagpalang gabi po sa lahat. Ako po si Brother J from Loreon, Sharjah. Glory to God po sa pagkakataon na to, sa privilege na naibigay sa akin ng ating Panginoon at sa kanyang mga itinalagang mga pastors and leaders sa Loreon Ministry. At ngayon po ako ay naatasan ng ating Panginoon na magbahagi ng kanyang salita ngayong oras na ito. Sa kabilang dako, mga kapatid, ang ating ministry ay nakakaranas ngayon ng kalungkutan dahil sa pagkawala ng ating budhing pastor na si Senior Pastor Rico Gonzalez. Kami po dito sa Loreon, Sharjah, sampu ng aming pamilya ay lubos na pusong nakikiramay. Sabi ng Panginoon na in any season, we need to continue and praise and worship our Lord. I pray na sa oras na to na ma-feel natin yung presence ng ating Panginoon, that He may bring comfort for the whole Loreon family and to the very family of Pastor Rico. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Yes, Lord, Ama naming banal, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw na may lalang ng langit at lupa, Ikaw ang Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nandirito ngayon sa iyong harapan at nagpapakumbaba, O Lord, para ibahagi ang iyong salita. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran at ang pangalan mo lamang, O Lord, ang maitaas sa oras na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng may pandinig ay makinig, O Lord, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. And we invite Your Holy Presence. Dahil dalawa o tatlo na nagtipon sa Iyong pangalan, Ikaw ay nasa gitna, Panginoon. Lord, be in the center of this preaching, O Lord. Be the center in our hearts, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, and we entrust to You from the beginning up to the end of this exhortation, Panginoon. Kaya nawa, O Lord, ang maitaas, Panginoon. We bring Him back with the glory, high praises and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah! Muli, mapagpalang gabi, mga kapatid. Ang ating scripture ngayong gabing ito, mga kapatid, ay nagmula sa Book of John, chapter 4, verse 1. to 26. At I entitled this scriptures as sa ikapitong pagkakataon. Amen. Hallelujah. Let's start reading the scripture. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea, ngunit kailangang dumaan sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinibigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya ay napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanong dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako.
bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang iyong at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, manalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming nanuno na si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. At patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauuhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong ang mga Hudyo lang na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako, nakausap mo ngayon, ay iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Purihin ng Diyos sa kanyang banal na salita. Hallelujah. Noong panahong yon, mga kapatid, ang bilang ng oposisyon ay tumataas laban kay Jesus. As we read back verse 1 to 3. Lalong-lalo na ang mga Pariseo. Ito rin ang mga panahon na nagsisimula na sa ministry ang ating Panginoong Jesus. Ang pagpunta sa Galilea mula sa Judea ay nangangahulugan na kailangan mong dumaan sa sentro ng bayan na ang tawag ay Samaria. Mga kapatid, let's have a little bit of history about Samaria. Ano bang meron sa Samaria? Dahil karamihan sa mga Hudyo ay ginagawa ang lahat ng paraan para nang umiwas sa daan ng Samaria. Ang lugar na ito ay kinabibilangan ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom ay o tinatawag nating hilagang kaharian na kung saan ang sentro nito ay Samaria. Noong panahong yun ay nasakop ang lugar na to o ang bayan na to ng mga Assyrians. So ang lugar ng mga Assyria, mga tao dito na Assyrians, ay nasakop ang lugar na ito na kung saan nagkaroon ng intermarriage. So
So nahaluhan ang lahi nila ng mga ibang lahi. So nagkaroon po ng mixed race. Amen? Magmula noon, nagkaroon ng hindi magandang impresyon ang mga tao doon sa lahat ng mga mixed race o tinatawag natin Samaritan women. Karamihan sa mga Hudyo, katulad nung nabanggit ko po kanina, mga kapatid, ay ginagawa lahat ng paraan upang umiwas na dumaan sa Samaria. Amen? So mula sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ating nabasa sa kasaysayan ng ating nabanggit, ipinahahayag ng ating Panginoon na maaaring ang mga lugar na ito ay iniwasan. Ngunit ang ating Panginoong Yesus ay pinili niyang dumaan sa Samaria. Dahil nangangahulugan na gusto niyong ipakita ang pagmamahal sa ating lahat. Gustong ipakita ng ating Panginoon na siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Dahil alam natin na ang hidwaan ng mga Hudyo at mga Samaritano ay talaga pong iniiwas talaga nila na makita ang bawat isa. Dahil hindi nila gusto in a way na dahil they feel that they are betrayed, sila'y pinagtaksilan. Dahil itong natitira sa southern region o katimugang kaharian, which is the 100% Jews, ay feeling nila na pinagtaksilan ang kanilang lahi at pinagtaksilan ang kanilang bayan. Ngunit ang ating Diyos, katulad ng ang nabanggit sa 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Amen? Hallelujah! Kapatid, tinahak niya ang lugar na ito na iniwasan ng mga Hudyo dahil sa pamamahal ng ating Diyos. Alam ng Diyos ang kaguluhan sa buhay mo, kapatid. Alam ng Diyos ang sitwasyon ng panahon na iyon. Alam ni Jesus ang problema sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, sa bansa, sa bawat lahi, at kahit saan paman. Subalit aayusin niya, kapatid. Aayusin ni Lord lahat yan. Ano man klase ng daan na pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, maayos at magiging payapa ang buhay mo. Basta siya ang iyong katagpuin. Andiyan siya palagi, naghihintay sa iyo, kapatid. Siya ay si Jesus. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. In verse 14:6 of John, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus ang daan, kapatid. Kailangan mong sundin ang daan na ito. We need to obey. We need to trust the divine pathway that God prepared to us. Siya ang katotohanan. Dapat natin itong alamin at saliksikin. Siya ang buhay. Ang buhay na iyong mararanasan. Ang tunay na buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at pagmamahal. Amen? Hallelujah! Ngayon mga kapatid, tayo po ay makinig ng kaunting kaalaman sa verse 5 to 7. Ayon sa banal na kasulatan at kasaysayan, ang balon na ito ay pagmamayari ni Jacob. Makikita ito sa Genesis 33:18-19 as we open our Bible. And nabili niya ito, ang property na ito, sa halagang 100 pirasong bilak noong panahon na iyon. So ang location ng balon na ito ay outside the city o sa labas ng syudad or bayan. At alam niyo po ba na mayroong schedule ng pag-iigib dito? Ang pag-iigib dito ay 2 beses sa isang araw na kadalasang ginagawa sa umaga at sa gabi, morning and evening. So kung mapapansin nyo, kung pag-aaralan natin mamaya mga kapatid na ang Samaritan woman, dumating siya during noon time, tanghaling tapat. At si Jesus ay ganong oras din dumating, ngunit
unang dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen? Noong panahon na yon, napagod ang ating Panginoon. Kaya nga naman, siya ay nagpahinga. Natural lang na mapagod ang ating Panginoon dahil nung panahon na yon ay nagkatawang tao siya. As we go back on John 1 to 3, verse 14, nang pasimula, ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Amen? Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen? Hallelujah! Tayo po ay dumako sa pagtatagpo ng Samaritana at ni Jesus. Again, dumating ang Samaritana during noontime at si Jesus Christ ay mas nauna doon at naghihintay. Amen? Mamaya, this scripture will reveal to us kung gano'n tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Atin munang kilalanin ang babaeng Samaritana ayon sa istorya na ating nabasa. Amen? Number one, isa sa mga inaayawan at kinagagalitan na lahi dahil siya ay mixed race. Kilalang kilala bilang makasalanan noong panahon na yon dahil naka-anim na asawa na siya. It's very tiring yung ganung experience, no? Stressful. And for sure, she is broken. Amen? Naninirahan sa publikong lugar. Nasa publikong lugar ka, pero walang sino mang Hudyo na nagnanais na makipag-usap sa ganitong klaseng babae. She is experiencing racism and discrimination. Ngunit, ang ating Panginoong Jesus ay nagawa niyang kausapin na walang pag-aalinlangan. Hallelujah! Sapagkat ang magandang balita o ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen? Kahit anong lahi ka, kahit anong estado mo sa buhay, kahit anong posisyon mo sa lipunan, kahit ikaw ay makasalanan, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah! In Mark 2:17, narinig ito ni Jesus kaya siya ay sumagot. Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Mga kapatid, noong panahong ito, sa Book of Mark, na kasama niya ang mga tax collector at mga makasalanan na tao. Katulad sa sitwasyon ng babaeng Samaritana, na ang mga tax collector noong panahon yon ay sa tingin ng mga tao ay makasalanan din. Ngunit, nakasalo sa hapunan ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang pamamahal ng ating Panginoong Jesus ay walang pinipili. Amen? Hallelujah! Sa mga kapatid ko sa pananampalataya at sa mga tagasunod ni Jesucristo at sa mga nakikinig ngayon na nagsisimula ng malaman ng katotohanan, kailangan na maging handa po tayo. Kung naalala niyo po ang preaching ni Pastor Alalen, sabi po niya, be prepared. Amen. Glory to God po sa buhay niya. Kailangan na maging handa tayo sa lahat ng oras at lugar para ibahagi ang magandang balita. Si Jesus ay tinawid ang anumang klaseng hadlang. Jesus crossed all the barriers to share the good news, the salvation. At tayo na naniniwala at tagasunod ni Kristo ay kailangan din natin gawin ito. Amen? Hallelujah! Sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay magagawa natin ito. Kailangan natin ipamahagi ang mga salita ng Diyos. Ikarangal at itaas ang pangalan ni Jesus salaman sa mundo. Amen? Kahit iniiwasan ito, kailangan ng mga taong iniiwasan na yon ay kailangan ma-receive ang magandang balita. Amen? Hallelujah!
In Acts 1:8, mga kapatid. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Hallelujah. So as a Christian, we need to testify the goodness of God, hindi lang sa lugar mo, hindi lang sa family mo, hindi lang sa kapitbahay mo, kundi sa iba't ibang lugar hanggang sa dulo ng daigdig. Ito rin ang paalala ng ating butihing pastor na si Pastor Rico na Christianity is a testimony. As a Christian, we need to testify the goodness of God hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? Hallelujah. Let's move on. Sa verse 7, ito po ang pagtatagpo o ito po yung first approach ni Jesus Christ sa Samaritana. Let us read. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Amen. Sabi ni Jesus, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Kung ikaw ang nakakarinig ng tanong na to kay Jesus Christ, na ikaw na nakakilala ngayon, parang napakasarap ng pakinggan na he is so gentle. May humility sa pag-ingin niya ng maiinom. Sa tagpong ito, mga kapatid, Jesus came first and the Samaritan came. Yung timing and schedule, no? Kung mapapansin mo, noong time. Pero ang schedule ng pag-ibig ng tubig is morning and evening. Bakit tanghali, pumunta yung babae at nandun pa si Jesus Christ last na una pa sa kanya? Because God is always on time. Amen? Praise the Lord. Again, usual time to fetch water is morning and evening. Si Jesus Christ ay laging nakaabang sa atin. Amen? Alam niya ang ating sitwasyon. Imagine mo, nauna siya doon, kapatid. Anytime si Lord naghihintay sa atin, nag-aabang. Amen? Alam niya ang ating sitwasyon. Ang Diyos ang laging unang nag-iibig sa atin. Ito ang tunay at yan ang tunay. Amen? In 1 John 4:10, mga kapatid, sinasalaysay dito na ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon, alam niya ang ating sitwasyon, kaya inaabangan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. In 1 John 4:10, ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. In 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga, kapag sinaliksik mo na ang buhay ni Jesus Kristo at ang kanyang mga salita, mararanasan mo ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. That's why tayo, ina-apply natin ito sa ating mga pamilya, sa ating kapatid, sa pananampalataya, ngunit huwag natin itong sarilinin dahil ang pagmamahal ng ating Panginoon ay para sa lahat. Amen? Ang babaeng Samaritana ay isang kahiyahiyang lahi noong panahong iyon, mga kapatid. Tayo din ay naging kahiyahiya dahil sa mga kasalanan nating ginawa. Amen? Brothers and sisters, Jesus took our shame when He hung on the cross. In Hebrews 12:2-3, sabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Let's move on verse 8 to 10.
ating pong basahin ulit. Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Amen. So nakikita ulit natin itong hidwaan, mga kapatid. Verse 10, sumagot si Jesus, Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Hallelujah! Ang sarap ng namin ng tagpong ito, mga kapatid, na kung saan may naghihintay na pagkakataon. Amen? Balikan po natin muli kung paano nagsimula ang pag-uusap na kung saan merong nakaabang na oportunidad o pagkakataon. Pagkakataon na makita ang liwanag. Pagkakataon na malaman ang katotohanan. Pagkakataon na magbago at magkaroon ng pag-asa. Number one, Jesus made the first approach in verse 7. Palagi siyang andyan. Ang sabi niya, siya yung una nag-approach. Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Amen? Nabasa natin kanina. Jesus calling our attention, mga kapatid. And His approach is so gentle. Napakalambing. Damang-dama mo kung paano siya mangusap. Amen? Hallelujah. So number two, the another opportunity, the timing. Yung oras, mga kapatid, which is not usual. Hindi usual dahil ang schedule is morning and evening lang. Bakit nag-i-give yung babae at ng noon time, amen, na hindi niya schedule? Marahil dahil sa nararanas niyang galit sa mga tao. Pero alam ni Lord ang sitwasyon niya. Alam ni Lord ang sitwasyon mo, kapatid. Amen? Number two, timing. So nabasa natin, wala noon ang mga alagad. Amen? Dahil bumili na makakait sa bayan. So, yung oras ng Panginoon ay binibigay niya sa iyo. Binibigay niya sa babae. Binibigay niya sa babaeng Samaritana. Binibigay niya sa iyo, mga kapatid. Binibigay niya sa ating lahat. Jesus give His time to us because we are special. He truly loves us. Amen? Hallelujah. Number three, the response of Samaritan woman. Ang response niya, wala siyang idea. She have no idea. Wala siyang kaalaman kung sino ang kausap niya. At humihingi ng tubig sa kanya. Dahil sa sitwasyon ng babae, nangingibabaw ang kuot, galit at kaguluhan sa kanyang puso. Brothers and sisters, let us discuss the first part. Amen? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen? Patuloy na makinig ang lahat ng may pandinig. Sabi nga ni Lord Jesus Christ. God sending us message that on the first part of the scenario, that our Bible, the Word of God, is always there. Amen? He is always here waiting for us. Pero hindi natin pinapansin. Amen? He is always waiting for us to read our Bible. God is calling our attention sa ganitong mga gawain, kapatid. Umaten ka ng midweek service, Friday service, Bible study, prayer meeting at madami pang iba. At huwag mong tapusin sa atin, sa iyo lang o sa akin lang. We need to testify the goodness of God hanggang makarating ito sa dulo ng daigdig. Amen? Yung timing ng ating Panginoon, mga kapatid, is perfect. God is always available for us. Yung alam natin na late, siya, yun ang perfect time niya. Mga kapatid, tayo, saan ba natin mas nagagamit ang oras natin? Nabibigay ba natin to sa ating Panginoon?
or nagagamit ba natin ito ng tama? Pero kayo na po ang makakasagot nun, mga kapatid. Hallelujah. On the next part, mga kapatid, we are blind. We don't know Him. We don't know Him well. Dahil tayo po'y makasalanan, we are covered by darkness, lalo na nung hindi pa tayo nakakakilala. Nababalutan tayo, katulad ng babae, nababalutan ang kanyang puso ng hinanakit, galit, inggit, problema, pride, at madami pang iba na atin nararanasan sa mundong ito. Punong-puno tayo ng katanungan at kadalasan ay reklamo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon on the third part, kung alam mo lang, sabi ng Panginoon, kung alam mo lang, amen, kung ating babalikan ang ating verse, kung alam mo lang kung sino yung kinakausap mo ngayon, ang sabi niya. Kapag narinig mo ang salitang kung alam mo lang, mga kapatid, there is something bigger. There is something special. Something extraordinary. Hindi masukat. Hindi mo makukumpara. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung alam mo lang. Hallelujah. Ito po yung inihintay nating pagkakataon, pero hindi natin alam, andyan lang siya palagi. Mas matagal na naghihintay kaysa sa atin. Hindi mo lang pinapansin. Nandyan siya. Si Jesus, ang kanyang makapangyarihang salita. Magsisilbing sagot sa ating mga katanungan, magbibigay ng kaalaman, magsisilbing kalakasan, sandigan at pundasyon sa ating buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, kapatid, andyan ang Bible natin. Marami tayong activities online. So, simulan na natin gamitin ang ating oras, mga kapatid. At for sure, magiging happy ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, let's move on verse 11 and 12. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sa verse na ating binasa, mga kapatid, nagpapakita na dito ng interes ang Samaritana. Amen? She wants to know more and deeper about the living water. Dahil sabi ni Lord na hindi ka na mauuha uli. Kung alam mo lang, sabi ni Lord. Amen? Na ang kausap mo ngayon na nagbibigyan ka ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsimula na siya magtanong tungkol dito. She shared history about the well, pero hindi niya alam na si Jesus ay mas sigit pa sa kanyang tinutukoy. Ang sabi niya, nag-share pa siya ng history, mga kapatid, no? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming nununong Jacob. She is proud. Amen? She shared the history. Pero hindi niya alam masigit pa si Jesus sa kanyang tinutukoy. Dahil si Jesus ay ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Amen? Sa in book of Matthew 22, verse 32, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Amen? Hallelujah! Siya ang ating Diyos na nagbibigay ng tubig. Tubig na nagbibigay buhay. Amen? Hallelujah! Medyo mahaba yung verse. Amen? Nag-enjoy po ba kayo? Praise the Lord! Glory to God! Let's move on verse 13 to 15. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya.
at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Hallelujah. Mga kapatid, anong tubig ang iniinom mo? Nakatanggap ka na ba ng tubig na nagbibigay buhay mula kay Jesus? Ang talatang ito ay medyo nakakalito, lalo na kung wala pa nagbabahagi sa iyo nito. Katulad ng Samaritana, she is still confused, but still, for good thing, she is listening. Amen? Maaring tayo ngayon ay nalilito. Ngunit, kapag tayo ay nagpatuloy, kapatid, at makinig at magbasa ng salita ng Diyos, at tanggapin ng tubig na ito, ay bibigyan niya tayo ng karunungan at nagmumula sa Kanya. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, meron po tayong spiritual at physical na bahagi sa ating katawan. Meron silang parehong pangangailangan. Sa physical, ito ay nagugutom, tayo ay nagugutom. Tayo ay nalulungkot, nanghihina, nanlalamig. Kung ikaw ay Kristiyano, lukewarm. Meron naman full of energy, on fire. Ganon din sa spiritual. Nagugutom din ito. Nalulungkot, nanghihina, nanlalamig. At kung punong-puno naman siya ng enerhiya at salita ng Panginoon, they are, lahat po ng merong spiritual are on fire. Amen? Hallelujah. Kung ating physical na pangangatawan o katawan ay nagugutom o nauuhaw, ganun din ang spirit na nasa atin. Kaya kailangan po nating i-feed ng mga banal na salita ang ating mga sarili. Palagi po tayong makinig at tumatin ng mga gawain ng Panginoon dahil ito po ang magpapalakas sa atin at ito din ang magbibigay ng karunungan sa atin para maintindihan natin ang mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, hindi po natin maintindihan ang salita ng Diyos kapag hindi po natin tinanggap ang Espiritu na nanggaling sa Kanya. Ito din ang yung tubig na inaalok niya sa babaeng Samaritana at sa ating lahat. Praise the Lord. Thank you, Lord, na binibigay mo lahat ito ng libre para sa amin. At kung nakatanggap ka naman tayo, at kung nakatanggap na tayo, amen? Ngunit hindi natin pinapakain. Ito po ay manghihina. Sometimes we, mamaya, matatakal po ulit natin ulit yun na sometimes we are getting complacent na. Amen? So huwag po nating hayaan na manghina ang ating banal na espiritu. Sa 1 Corinthians 2, chapter 11, chapter 2, verse 11 to 14, sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya. Amen? Hallelujah! Kaya kung halimbawa na hindi natin napapakain ng mga banal na salita ang ating espiritu, ito po ay manghihina. Hindi natin maintindihan ang mensahe sa atin ng Panginoon. Tuloy po natin ang pagbabasa sa verse 13. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga pinapanahanan ng Espiritu. Sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon. At di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na Espiritu ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Hallelujah.
kung ang espiritu mo ay espiritu ng mundong ito, madali mong maintindihan, kapatid. Pero mababalutan ka ng ingay at kadiliman. Ngunit, kung ang espiritu ng galing sa Diyos ang iyong tinanggap at patuloy mo itong pinapalakas at tinivid ng mga banal na salita, ay mauunawaan mo ang lahat ng mga mensahe ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Sa tagpong ito, the woman mistakenly believed na if she received the water Jesus offered, eh, hindi na siya babalik sa balon upang mag-igig ng tubig araw-araw. She was interested in Jesus' message dahil akala niya mapapadali ang buhay. Di ba? Ibig niyang kanil Lord, hindi na daw siya mauuhaw, hindi na siya babalik. So, litong-lito ang babae, wala siya, hindi mag-connecta. Hindi mag-connecta yung message sa babae. Mga kapatid, kung ganito po palagi ang mangyayari, tinanggap natin ang mensahe ng Diyos sa maling kadahilanan. Amen? Para mapadali ang lahat. Jesus Christ did not take away challenges, but to change us on the inside and to empower us to deal with problems from God's perspective. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magpatuloy. Malapit na akong matapos. Amen. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus, "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat lima ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dito sa buntok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Mga kapatid, in this passage, the woman discovered and surprised that Jesus knew all about her private life. Nagtataka siya, na-amaze siya kung bakit alam ni Jesus Christ regarding sa history niya, sa kanyang mga naging karelasyon. In John 2 verse 25, mga kapatid, hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Amen? Alam ng Diyos ang kalooban ng lahat ng tao. Hayag at lantad sa kanya lahat. In Hebrews 4:13, mga kapatid, walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Amen? Purihin ang Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, sa panahon na meron nakakaalam ng ating kasalanan o sekreto, tayo po ay nahihiya. Sagot po tayo, hindi po tayo komportable sa pag-usapan ang mga ito. Marahil tayo ay tatakbo or mag-walk out para makaiwas. Lalo na kapag kakilala mo or malapit sa iyo ang nakakaalam nito. Amen? But there's something special about Jesus. Once Jesus exposed your sin through His Word, there is always a comfort. You will not run or hide. This is also called conviction. God correcting us with love. Amen? Hallelujah. His presence and His Word exposes sin. But also, only Jesus can forgive sins and give new life. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Again, dahil siya ang daan at katotohanan at ang buhay, aayusin niya lahat ito. In John 14:6 says, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Amen? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. Malapit na po tayo matapos. Glory to God.
Gising pa po ba kayo? So let's continue to read verse 21 to 24. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon na, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinanulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. In this passage, nagtanong ang babae tungkol sa tamang lugar ng pagsamba. Amen? Andun pa din sa puso niya na yung pagtatalo sa mga Samaritano at Hudyo. Kasi, sinabi, dito yung ito lang yung lugar ng panambahan. Jesus said, hindi niyo kilala, kaya sinabi ng Panginoon. Jesus said, hindi niyo kilala ang inyong sinasamba. Amen? So let's focus here a little bit, mga kapatid. There's an ignorance here. Pag sinabi ka na hindi mo alam ang iyong sinasamba, there's an ignorance here, mga kapatid. What happened to this woman also happened to me. Maaaring sa iyo din, sa ating lahat. Amen? Let's start during the past. Zimbabwe. Amen? Sikat na sikat to. Naalala ko si Pastor Rico. Zimbabwe, balik ulit sa dati. Amen? Nung panahon na nagsisip na bumibisita rin ako sa simbahan, bago magpasko. Amen? Dapat mabuo yung 9 days. Kahit hindi makinig at inaantok pa. Basta kailan mabuo ang 9 days para matupad ang wish ko. Amen? Ito yung mga example na paniniwala natin dati, mga kapatid. Nakalakihan natin ito. Nakita natin ito sa ating mga magulang at nakakatanda sa atin. Basta, sunod lang tayo ng sunod. Because of this, mga kapatid, we are practicing ignorance. And ignorance leads us to superstitions. Sabi ng magulang ko, sabi ng lola ko, sabi nung kakilala ko, amen? Sunod ka lang na sunod. Basta, matupad ang wish mo. Panginoon ko. Ang sabi ni Lord. Amen? Hallelujah. Tayo po'y magpatuloy sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ngayon, nasabi ni Lord ngayon na Kristiyano na kayo. Now as Christians, ikaw na nakakikinig ngayon, na nasimulan ng marinig ang salita ng Diyos, ikaw na ngayon na nakakabuild ng relationship sa Panginoon. Sometimes we still practicing this. Nakakalungkot. Why do we go to church or attending midweek and Friday service? Dahil ba nasanay na tayo, nasanay na ako, na manood lang? Tapos kapag hindi ko gusto yung magpapaawit, mag-browse muna ako ng FB. Tingnan ko muna, baka may nag-message sa akin. Nawawalan ka na ng focus. Tapos balik na lang ulit ako pag preaching na. Tapos lalong-lalo na pag tithes offering na. Mamaya na lang. Wala akong maibibigay ngayon. Ay, si ano pala ang preacher? Susunod na lang. Ay, nako. Sa katagal-tagalan, kapatid, nagiging complacent ka na din. Nanlalamig. Dahil yung pagkain na dapat para sa ating espiritu ay hindi natin naibibigay. Tayo ay magsisimula ng manlamig. And all this, kapatid, will lead us to ignorance as well. Mga kapatid, we need to have an authentic worship. We need to encounter Jesus through His Word. Our spirit within us should be filled and fed by His powerful Word. It doesn't matter where you are. Focus unto Jesus. Hallelujah. Patuloy natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. God is Spirit. He is not a physical being limited in one place. He is present everywhere. And He can be worshipped anywhere at any time. It is not where we worship that counts, but how we worship Him. Hallelujah. Napakagandang pagtatampo, mga kapatid.
Napakagandang pagkakataon ng sitwasyon na to. Huwag natin sayangin. Ang babaeng Samaritana ay madaming beses nagkamali. Ganun din ako at ikaw, tayo lahat. Nasaktan at nakakapagod ang kanyang karanasan. Mula sa 5 naging asawa niya at sa 6 na kinakasama niya ngayon, ay nabigyan na magandang pagkakataon na matagpuan si Jesus sa 7 pagkakataon at tanggapin ang tubig na nagbibigay buhay, pagbabago at pag-asa. Hallelujah! Ikaw na nakikinig ngayon, kapatid, tayong lahat ay nakaranas ng gabiguan. Ang ating Panginoong Jesus ay naghihintay lamang sa ating lahat. Natanggapin ang kanyang mga salita. Natanggapin ang tubig na kanyang inaalok na nagbibigay buhay. Dahil siya ang buhay, ang daan, at ang katotohanan. Tanggapin natin to ng buong puso. Ito yung pinaka-importanting pagkakataon sa buhay natin. Mga kapatid, ikaw na nakatanggap ng tubig na ito at tatanggap ng tubig na ito na nagbibigay buhay, samahan niyo ako sa isang panalangin at tanggihin niyo na sarili niyong panalangin ang panalangin na ito. Hallelujah! Ama naming banal na naglalang ng langit at lupa, ikaw ang buhay, ikaw ang katotohanan, ikaw ang daan, pinupuri ka namin at sinasamba. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapalinis sa iyo dahil sa mga nagawa naming kasalanan na hindi naging kalugod-lugod sa iyo at dahil sa aming mga bagay na nagawa, naisip at nabanggit, patawarin mo kami mula sa aming mga ninuno, sa aming mga magulang. Ako ngayon ay nagpapakumbaba, Panginoon. Tinatanggap ko, Panginoon, ang iyong tubig na inaalok na nagbibigay buhay, pag-asa. Iniimbitahan kita sa aking puso na pumasok. Ikaw ang maghari sa buhay ko magmula ngayon. O Jesus, ikaw ang maghari at magsilbing Panginoon ko. Ikaw ang aking magiging Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon ngayon at magpakailanman. Maghari ka, O Jesus. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Inaalay po namin sa iyo at pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito, O Diyos, sa kabila ng aming mga dinaranas, Panginoon. Ikaw lang ang dapat namin katagpuin dahil ikaw lang ang kasagutan lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-aari mo sa aking buhay na magkakaroon ako ng bagong buhay, bagong pag-asa. Salamat, O Lord. Hallelujah. Ako na lang po ang mananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to na nawa, Panginoon, na ibahagi ko, O Lord, ang iyong mga salita na gusto mong iparating sa oras na to. Thank you, Holy Spirit, for guiding me and leading me, O Lord, from start to finish. Maraming maraming salamat, O Lord, na nawa, Panginoon, ang lahat ng mga salitang ito ay naitanim sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isa ng ating mga kapatid. At lalo mo pa, O Lord, palakasin ang mga espiritu na nasa amin ngayon. Amen. Hallelujah. Panginoon, maghari nawa, O Lord, sa inyong salita. Ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka namin at sinasamba, pinapasalamatan. Ito po ang aming samagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah.